Sa manga ni Junji Ito na The Hanging Balloons, ang kwento ay umiikot sa isang nakakatakot at kakatuwang pangyayari kung saan malalaking lobo na lumulutang ang nagsisimulang lumitaw sa isang lungsod. Ang mga lobo na ito ay hindi ordinaryong lobo. Mayroon silang mga pangit na mukha at konektado sa isang serye ng mga nakakagimbal, nakaganapan at kamatayan. Sa video na ito ay isasalaysay ko sa inyo ang recap ng The Hanging Balloons na nagpapakita ng talento ni Junji Ito sa pagsasama ng pangkaraniwang bagay sa mga nakakakilabot at supernatural na twist na lumilika ng isang nakakapangilabot na kwento na nag-e-explore sa takot, paranoia at ang madilim na aspeto ng buhay. Pero bago tayo magpatuloy ay inaanyayahan ko kayo na mag-follow sa ating Bilibili channel. Dito ay nag-upload ako ng mga exclusive content patungkol sa Hunter x Hunter at sa iba pang anime na ating tinatalakay. Ang Bilibili apps ay isang legal na platform na may mahigit 2,000 lisensyadong anime. Kaya kung nais mong manood ng mga paborito mong full anime episode, lalo na ang Hunter x Hunter, ay suggest na panoorin ito sa Bilibili apps. Ilalagay ko ang links ng kanilang website at download apps sa comment section sa ibaba. Maraming salamat sa mga kahunter nating walang sawang patuloy na sumusuporta. Si Kazuko Morinaka ay isang batang estudyante na matapos makaranas ng matinding trauma ay ayaw nang lumabas ng kanyang kwarto. Nakatira siya na parang nagtatago mula sa lahat ng tao sa paligid niya. Isang buwan bago nito, ang kanyang matalik na kaibigan at singer na si Tarumi Pajino ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtatali ng lubid sa mga kable ng kuryente at pagsabit dito. Ang balitang ito ay ikinagulat ng buong bayan dahil palaging mukhang maayos si Tarumi sa publiko. Sa kanyang libing, maraming fans ang dumalo at nalungkot sa masamang balita. Ngunit tanging ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan lang ang nagkaroon ng buong akses sa pamamaalam sa kanya. Ilang araw pagkatapos, sa eskwelahang pinapasukan ni Tarumi, nagtataka ang kanyang mga kaibigan kung bakit siya nagpakamatay. Habang nag-uusap sila, dumating ang isang grupo ng mga fans at sinimula nilang takutin si Shiraishi, ang kasintahan ni Tarumi. Sinasabi ng mga fans na si Shiraishi ang dahilan kung bakit nagpakamatay si Tarumi dahil lagi raw niya itong pinupuna at hindi sinusuportahan. Pinapatigil ni Kazuko ang away at sinabi niyang tatawag siya ng pulis kapag sinaktan nila si Shiraishi. Umalis ang lahat pero nanatiling puno ng pagsisisi sa sarili ang binata tungkol sa nangyari sa kanyang nobya. Sa ngayon, nakakulong pa rin si Kazuko sa kanyang kwarto pero may isang hindi kilalang boses na palaging tumatawag sa kanya mula sa bintana ng kanyang kwarto. 2 linggo pagkatapos ng malungkot na balita, nagsimulang gayahin ng ilang fans ni Tarumi ang kanyang ginawa at maraming tao sa bayan ang nagpapakamatay. Sa balita, inuulat na may isang tao ang nagsabing nakita raw niya ang multo ni Tarumi na naglalakad sa lungsod. Ayon sa kwento, habang naglalakad sa parke, nakita raw ng fans ang lumulutang na ulo ni Tarumi sa gitna ng mga puno. Dahil dito, nahati ang opinyon ng mga tao. Ang iba ay naniniwala na ito ay isang collective na reaksyon dulot ng matinding trahedya sa eskwelahan kung saan nag-aaral si Tarumi. Patuloy ang pagtatalo ng mga estudyante tungkol sa lumulutang na ulo. Hindi komportable si Kazuko sa usapan kaya hinanap niya si Shiraishi para humingi ng suporta. Habang nag-uusap sila ng dating kasintahan ng kaibigan, ikinagulat niya nang sabihin ng binata na nakita rin niya si Tarumi sa kanilang bahay pero ulo lang ang nakita niya. Sinabi ni Shiraishi kay Kazuko na ipapaalam niya kapag muli niyang nakita ang multo. Iniisip ni Kazuko na walang katotohanan ang kwento at iniisip niyang naguguluhan pa rin si Shiraishi dahil sa pagkawala ng nobya. Pero nung gabing iyon, nakatanggap ng tawag si Kazuko mula kay Shiraishi. Sinabi niyang nakita niya ang lugar kung saan lumulutang ang ulo ni Tarumi at iniimbitahan siya na pumunta roon agad. Sa kalagitnaan ng gabi, pumunta si Kazuko sa lugar na tinutukoy. Napansin niyang nag-iisa siya sa isang nakakatakot na lugar pero ilang saglit pa, nakita niya ang lumulutang na ulo ng kanyang kaibigan na lumilipad sa kalangitan. Pumasok ito sa isang parke at sinundan siya ni Kazuko
upang malaman kung saan ito papunta habang hinahabol ni Kazuko ang lumulutang na ulo ng kanyang kaibigan na napansin niyang nakatayo si Shiraishi sa itaas ng isang puno. Sumisigaw siya, pilit na kinakausap ang kanyang nobya. Biglang lumitaw ang isang lubid mula sa gitna ng puno at bumalot sa leeg ni Shiraishi. Nawalan siya ng balanse at agad na naipit ng lubid. Lumitaw ang lumulutang na ulo ni Shiraishi mula sa mga puno pero ang katawan niya ay nakasabit pa rin sa lubid sa ilalim ng malaking ulo. Kinabukasan, ikinuwento ni Kazuko sa mga kaibigan niya ang nakakatakot na karanasang nasaksihan niya noong gabi pero walang naniniwala sa kwento niya. Habang naglalakad sila sa eskwelahan, napansin ng grupo ang kakaibang mga bagay na lumilipad sa langit. Nang lumapit ito, nalaman nilang ito ay apat na lumulutang na ulo at ang mga ulo ay kamukha nila. May tali sa mga ulo, handang hulihin sila. Dalawa sa mga babae ay nahuli ng tali sa leeg at agad silang hinila pataas sa langit. Si Kazuko at Chiharu lang ang nakatakas. Tumakbo sila papasok sa isang eskinita para magtago pero narinig sila ng isang matandang lalaki na nakatira doon. Agad niyang tinulungan sila. Dilala niya ang kanyang pana at pinana ang isa sa mga lumulutang na ulo. Tinamaan ang isang malaking ulo na kamukha ni Chiharu at unti-unti itong sumisingaw na parang lobo. Nakahinga ng maluwag si Kazuko, iniisip na lobo lang iyon na puno ng helium. Pero nang tignan niya si Chiharu, na pagtanto niyang nangyari rin kay Chiharu ang parehong nangyari sa kanyang lumulutang na ulo. Nagkaroon ng butas ang mukha ni Chiharu at dahan-dahan din natuyo ang katawan nito. Tumakbo si Kazuko pauwi at nakita niyang nakapalibot ang mga lumulutang na ulo ng kanyang mga magulang at kapatid sa kanilang bahay. Pumasok siya sa loob at muling nakasama ang pamilya niya. Lumipas ang mga araw. Karamihan ng mga tao sa bayan ay nasa langit na, nakabitin sa mga tali. Isang balita ang nagbabala na huwag susubukang sirain o pasabugin ang mga malalaking lobo. Dahil mangyayari rin sa tao ang nangyari sa mukha ng lumulutang na ulo. Sa bahay ng pamilya ni Morinaka, nagpasya ang ama na si Kazuko na pumasok sa trabaho. Iniisip na kaya niyang takasan ang mga lumulutang na ulo at makarating sa kanyang sasakyan. Nakiusap ang kanyang asawa at mga anak na huwag na siyang umalis pero iginiit niyang kontrolado niya ang sitwasyon. Habang tumatakbo siya papunta sa sasakyan, agad siyang nahuli ng tali mula sa lumulutang niyang ulo at hinila siya pataas sa langit katulad ng iba. Lubos na nalulungkot ang pamilya pero sinabi ni Yusuke, kapatid ni Kazuko, na paubos na ang kanilang pagkain at kailangan niyang pumunta sa palengke para bumili ng supplies. Umalis siya gamit ang payong bilang proteksyon. Papalapit na ang kanyang lumulutang na ulo pero itinapon niya ang payong kung saan nakaanda ang tali para hulihin siya at nakarating siya sa supermarket. Lumipas ang mga araw at hindi bumalik si Yusuke. Nawala na ng pag-asa ang ina ni Kazuko at sumuko na rin sa kanyang lumulutang na ulo na kinuha ang kanyang katawan papunta sa langit. Si Kazuko na lang ang natitirang buhay. Nakakulong sa kanyang kwarto at litong-lito at desperado. Isang araw, narinig niya ang boses ng kanyang kapatid na si Yusuke tumatawag sa kanya mula sa bintana. Sinabi nitong nakakuha siya ng pagkain at nakaligtas sa mga lumulutang na halimaw. Sa tuwa, binuksan ni Kazuko ang bintana pero laking gulat niya nang makita niyang patay na ang katawan ni Yusuke at ulo na lang ang nagsasalita sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Yusuke na sumama na siya sa kanila. Ang ulo ng babae ay dahan-dahang lumapit sa bintana. Ipinapakita ang kanyang lubid. Walang ekspresyon. Sumuko si Kazuko sa kanyang kakilakilabot na wakas.